verse 2 and verse 3. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgressions and disobedience receive a just recompense of reward. Verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him? Yung natin ang ating ulo. Pikit ang mata. Dakilang Diyos, Amang Banal. Muli, sa umagang ito, Panginoon, muli namin itinataas sa iyo, Lord, ang iyong salita, Panginoon, your holy word. Hallelujah. Kung sa inyo po ang kaisipan ng bawat isa po sa amin, Panginoon, maging Lord, ang iyong gagamitin, Panginoon, Lord, ilagay mo po sa kanyang bibig ang iyong mga salita, Lord. Sinabi mo, Panginoon, O God, study to show thyself approved unto God. Hallelujah. Kami mga workmanship, O God. Kami, Panginoon, na nangangaral, Panginoon. Hallelujah. Na mangangaral kami na hawak, kailangan hawak namin ang blueprint, Panginoon. Amen. Ng iyong salita, Lord, even in the first book, in the book of Genesis, and to the book of Revelation, O God. Yung blueprint ng Bible, Panginoon, ibigay niyo po sa amin, Panginoon. Lord, ang intelligence nito, Panginoon, ang knowledge nito, Lord God. Hallelujah. Itagos nyo rin sa akin, mga kapatid na rin. Yes, so, Lord. Mixed multitude kami ngayong umaga, Lord. Sa mga baguhan, Panginoon, Lord, kayo po ang banang Panginoon, magpaunawa sa kanila, Lord. Amen. Father, bless your word, God, in Jesus Christ's name. Amen. Bako po lang tayo, mga kapatid. So, ilang minuto na. Praise God. All things work together for good to them that love God. Yes, amen. Yan po ang sabi ng Biblia. Yung pong dito po sa book of Hebrews, Hebrews chapter 1, makita po natin yung verse 14. Ang sabi po rito, are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Makita po natin, mga kapatid, sa talatang ito na meron pong sinugo ng mga anghel ang Panginoon. Hindi pa natin pinag-usapan kung ano po, anong klaseng anghel yan. Because in verse 14, maaaring debatable, it is an angel as a spiritual being, angelic being. Kung pwede rin itong angel as a man or human. Kung merong angelic, spiritual angelic being na galing sa itaas from the spirit world in the throne of God, sabi niya ng Bible, Revelation 1:4, ay meron ding angel sa lupa, earthly angels. At siguro mamaya, matalakayin natin yan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Isulat ko po, mga kapatid. Maaaring maibahan kayo sa pamagat. Nakikita niyo po dyan, Rico? Amen. Angelic apostles. Yung pong apostles in Greek word, apostelios. Apostelios. Or apostolo. Greek word po yung apostles. Na ibig sabihin po nito, which means sent.
Yan po ang kahulugan, mga kapatid, ng apostolo. Apostelio. Sent. Sinugo. Sabi ko kanina, kung yan ang pag-uusapan natin ay spiritual being, first, kung ito ay spiritual being, angelic being, sino po yan? Sabi ko na nakaraan, nung nagturo ako, yung pamagat ko po na seven pillars of the saints, tinakil ko po na yung seven pillars, pito po yun, na ginamit sa pitong iglesia ng kapanahonan ay mga anghel na nanggaling sa langit na tumayo sa harapan ng luklukan ng Diyos at sila po ay isinugo sa kalupaan. Yan po yung aking talakay noon. So sabi ko nga kanina, maaaring continuation po ito ng aking sharing nung last Sunday. Saan po natin mababasa na meron talagang sinugo exclusively ng mga anghel nagmula sa langit? Actually, nakatayo po sila sa luklukan ng Diyos. Nakapila po sila. Seven angels. Seven spirits. Pagka ang dilim ng Diyos ay Gentiles, hindi po niya tinatawag silang angels. Kundi ang tawag po sa kanila ay seven spirits. Okay, madalas na po nating banggitin, pero para doon sa mga newcomers, basahin po natin. Let's go to Revelation chapter 1. In Revelation chapter 1, mababasa natin in verse 4. Dito natin makikita na ang seven spirits ay bago sila pinadala, nakatayo po sila sa harapan ng luklukan ng Panginoon. Now let's read verse 4. John to the seven churches. Ito po yung Asia Minor. Which are in Asia. Grace be unto you and peace from him which is, which was, and which is to come. Now, ang sabi dito, and from the seven spirits. So, yung seven spirits, ito po ang mga anghel ng Panginoon na nasa langit na nakatayo in the throne of God. Nandiyan ba yung throne of God? Nandiyan, di ba? Sabi, from the seven spirits which are before his throne. Itong seven angels na to, na seven spirits, exclusive lang po sila na pitong anghel na dinamit o sinugo mula sa langit, pinadala sa lupa. Exclusive lang po yun. Pito lang sila. Pero maraming anghel. Amen? Maraming anghel sa spirit world. At ang spirit world, mga kapatid, ito ay isang dimension na napakabilis. Nandito rin yung dimension na yan. Actually, nasa loob tayo ng spirit world. Ang dimension po natin is third world dimension. Pero yung spirit world, halos hindi makita ng mata yan. So, sobrang bilis. Praise God. Now, magbasa pa tayo ng talata na patunay na sila ay nakandun sa itaas, nakatayo sa luklukan ng Diyos. Na ibig sabihin, nag-aabang sila na sila ay ipadala. Revelation chapter 8, verse 2. Nang buksan ang ikapitong selyo, seven seal, ikapito, ay isinugo din sila, mga kapatid. Verse 2, and I saw the seven angels. Nakita ni Juan ang pitong anghel. Pero kanina sa Revelation chapter 1, verse 4, ang nakita niya ni John ay pitong spirito. Sabi nito sa verse 2, and I saw the seven angels which stood before God, stood before God. So waiting po sila na ipadala. And to them were given seven trumpets. Dito po sa opening ng second seal, nang buksan po ang seventh seal, brothers and sisters, ang nakatayong anghel, specific na binanggit, angels. Pero ipinadala na po ba sila dito sa chapter 8, verse 2?
na kapag sila'y tinawag ng anghel, pag sila'y dumating sa lupa, trumpeting angel, hindi pa nangyari yan. Future pa yan. Coming pa yan. That is the part of the tribulation period. 7 years, tribulation period. Ito po ay panahon, kapanahonan ng Hudyo. Pero dahil nasa panahon pa tayo ng hintil, so go back to Revelation chapter 1 verse 4. Sabi po, yung seven spirit na binanggit, seven spirits are dealing ng Diyos to the Gentiles. Yan po. Ephesians, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and then Laodicea, then tribulation period, and then millennium. So ito po yung Gentile dispensation, tawag po natin dyan is Grace Age. Grace Age period. That is 2,000 years. 2,000 taon po yan. Praise God. Ito yung time ni Jesus Christ. Hallelujah. Okay. Yan po yung seven Gentile dispensation. Dispensation, dispensational po ito. Okay? Pero, yung pong binanggit ko kanina, o yung ating textual, Hebrews 1:14, ipinadala po yung anghel, brothers and sisters, listen ha, ipinadala po sila dahil may layunin. Ang layunin na sinabi ay para dun sa mga magmamana ng heirs, children, heirs of salvation. Hindi lang salvation, marami pang iba. Hallelujah. Kaya, in other words, yung ipinadala ang anghel, mga kapatid, ay exclusive lang sa mga taong predestinado ng Diyos. Hindi sila pinadala sa lupa para sa lahat ng tao. Although lahat ng kanilang mensahe ay para sa lahat. Pero alam natin na ang kanilang message, spiritual being, ay hindi para sa lahat ng tao. Okay. Maaaring maibahan tayo. Anong proof? Anong evidence na sa sinasabi natin na hindi lahat para sa lahat ang mensahe ng Diyos? This is only for the predestined children of God. Preordained. Hallelujah. Yung namang tatanggap sa mensahe ng mga apostelyo, angelic apostles, silang mga sinugo mula sa langit, ipinadala sa lupa, ay para lamang sa mga predestinatong bini ng anak ng Diyos. It is not for all the people. Hallelujah. Nabigat yan, mga kapatid. Magbasa tayo ng tatlong sigurong verse, maraming verse sa Bible eh. Patunay na ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ng Panginoon. Although ito'y para sa lahat, pero mga kapatid, sinasabi ng Biblia na hindi lahat ng tao ay tatanggap ito. In other words, yung tatanggap lang, mga kapatid, ay yung kasama na magmamana ng kaligtasan. Hallelujah. Now, let's go to 2 Corinthians chapter 4 para meron tayong established. In 2 Corinthians 4, verse 4, verse 3, mga kapatid. Na ebanghelyo ay hindi para sa mga tao mapapahamak.
Yan ang sabi ni Pablo. Ibig sabihin, may tao palang mapapahamak. Yes, sabi ni Paul. Sabi niya sa chapter 4, verse 3, kung may tabing pa ang magandang balitang ipinapahayag namin. Mensahitor yan. Apostolo yan. Ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Yan ang sabi ni Pablo. Verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Ibig sabihin, jamblo yun si Satanas. Pininsala ni Satanas ang kanilang isipan upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hallelujah! Hindi namin ipinangaral ang aming sarili kundi si Kristo. So makita natin mga kapatid, sinabi ni Pablo na ang ebanghelyo ng Panginoon, ang mensaheng nang galing sa taas, dala ng mga anghel, the angelic apostles, hallelujah, ang kanilang message ay hindi para sa lahat ng tao, kundi ito'y mapapakinabangan lamang ng mga taong predestinadong itinalaga ng Diyos, tagapagmana. Tayo bang lahat, tagapagmana? Sino masasabi sa inyo, kayo ay tagapagmana? Amen! I-claim natin yan, mga kapatid. Okay. Sabi ko kanina, ang mga spiritual angel, angelic apostolic, anghel na sinugo, bakit sabi si Pablo ang nangaral? Ang Hebrews chapter 11, verse 14, mga kapatid, ay twofold application. First application, sulat nyo. 1:14. Ay spiritual angelic being. Yan po yung una. Ito po. Binigay ko na yung talata, Revelation chapter 1, verse 4. And Revelation chapter 8, verse 2. Marami pang ibang talata yan eh. Okay? So yan yung spiritual angelic being. Yung ano naman, ito po yung sila, nasa itaas, star. Seven stars. Yung nasa ibaba ay mga earthly. Sila po yung mga earthly angel. Seven men. Seven spirits sa itaas, seven men sa ibaba. Men, seven spirits. Nakuha niyo ba? Now, ang sabi doon sa Hebrews 1 verse 14, naparito sila para sa mga magmamana ng kaligtasan. Paano napunta ang message sa panahon ng unang iglesia? Unang mensahidor. Sino ang unang mensahidor ng unang iglesia? Si Pablo. Paul, an apostle to the Gentiles. Si Apostol po, bilang isang Hudyo, ang kauna-unahang mensahidor, o siya ang unang bituin ng unang iglesia ng Epeso. Hallelujah. Epeso start 33 and a half AD. Epeso was not start 53 AD. No. Ang Epeso ay nag-start 33 and a half AD. Na ang kanilang kalagayan noong una ay maganda na kalagayan. Yung 53 na start ng Epeso, backslide na sila. So, hindi sila nag-start ng backslide. Ang Epeso ay nag-start nung una ay nasa tamang posisyon ng salita ng Diyos. Amen? Yes, right. Kaya yung mensahe ng anghel, hallelujah, seven spirits, yung seven spirits na yon, nung unang iglesia pa lang nakapanahonan, wala pa yung anim. Yung pitong espiritu ay nandun sa panahon ng unang iglesia at sila ay na kay Pablo. Seven spirits. Amen?
Okay. So establish pa natin para medyo baka doubt pa. Na ang anghel nagsasalita. May pinagtitibay sila. Takbo tayo ng Hebrews chapter 2. Binasa natin kanina. Chapter 2 verse 2. For if the word spoken by angels, amen, was steadfast, certain, and every transgression and division, disobedience, receive a just recompense of a reward. Now verse 3, how shall we escape? Sabi po rito, if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us. Yung us na yan, mula sa unang iglesia hanggang tawid ng ating kapanahonan ito, ng ikapitong iglesia ng kapanahonan. Yung us na yan. It was confirmed unto us by them. Sino yung them? Yan po yung mga apostolo that heard him, na nakarinig. Kanino rin na narinig? Kay Kristo. Nung unang panahon na si Jesus Christ ay nandito pa sa lupa, hindi pa po pinapadala ang pitong espiritu. Bakit? Si Jesus Christ pa ang nasa lupa. At si Jesus Christ wala pa sa loob ng iglesia. Nasa labas pa. Amen? So hindi ka kailanganin ng pitong espiritu, pitong mata, pitong haliging apoy. No! Why? Si Jesus Christ ang nandito sa lupa, nakasama ng mga apostolos. Amen! Amen! Yes. And Jesus Christ was great than seven spirits. Amen. Hallelujah. The wisdom of the Solomon is here, sabi niya. Yes. Amen? So, hindi ka kailangan ninyo pitong spirito. Pero bakit? At kailan kinailangan ng spirito? When Jesus Christ ascended up into heaven and He was sitting in the right hand of the Father, as a high priest, as a mediator, as an advocate, brothers and sisters, hallelujah, doon naganap na ipinadala ni Kristo ang kanyang pitong mata. May pitong mata si Kristo. As a lamb, may seven eyes, seven horns nasa kanya. If you read in Revelation chapter 4 verse 5, nandun po yung. Si Jesus Christ ay may pitong mata. Si Jesus Christ in Revelation 5 verse 6 ay may pitong haliging apoy. That is seven spiritual angels. So ini-establish ko po sa inyo yan, mga kapatid. Kung hindi ko man maubos dahil kulang oras, di ba, like continuation to, susunod na pagtayo ko. So, say praise the Lord! Praise the Lord! So, wala pa tayo sa anim na iglesia ng kapanahonan. Ang sabi ko nga kanina, itong pitong espiritu na ito, ang sabi ng Hebrews, mayroon silang salita na pinagtitibay. Hallelujah. Ibig sabihin, brothers and sisters, ang mensahedor sa lupa, earthly messengers, ay kinakasangkap, sinasangkapan ng heavenly messenger, that is spiritual being, angelic being. Hindi kumukuha si Pablo ng direkta sa Diyos. May pinagdadaanan yun. Amen? Hallelujah! Okay, basa pa tayo ng talata. This Bible study, ha? Basa pa tayo ng talata. O, tingnan natin ang unang mensahedor, si Pablo. Hindi naging unang mensahedor si Pedro, bagaman siya'y unang tinawag na apostolos. Amen? Apostle Peter was not star messengers of the Gentiles. No. Bagaman mas una siyang tinawag kaysa kay Pablo. Galatians 2, tingnan natin. Bibilisan natin ang basa, ha? Galatians 2, para at least may tiba yung ating pinag-aaralan. Chapter 2, verse 7. But contrariwise, when so that the gospel of uncircumcision was committed unto me. Si Pablo yan. Ngayon, ang kasunod, as the gospel of the circumcision was committed unto Peter. So, dalawa lang silang binanggit. Amen? Dalawa lang. Si Pedro, si Pablo. Pero sabi ni Pablo, iba ang kanyang ibanghelyo sa ibanghelyo ni Peter. Sabi nila, parehas daw eh. Oo. Oh. Magkaiba ang aral sa Hudyo at sa Hintil. Amen. Amen. Kaya meron nga nagpupumilit eh. Bagamat sila hindi Hudyo, inaangkin nila sila Hudyo. Amen. Eh samantalang ang mensahe, mga kapatid, ay nasa mensahe ng Hintil.
wala sa Hudyo ngayon. Pero hindi ko sinasabing wala sila sa bahagi ng mana, ng kaligtasan, no. May nakalaang panahon para sa kanila. Pero panahon natin ngayon ang hintil. So ang tinatanggap natin ng mensahe ngayon is the gospel of the uncircumcision. It's not a gospel of circumcision. No. Yan sabi ng Bible. Sana ko. Galatians 2, di ba? Verse 7. So, okay. And unto me, the gospel of circumcision was unto Peter. Okay. So, maliwanag yan. Now, nakuha niyo ba, mga kapatid? Nasundan ba ninyo? Tinitingnan ba niyo yung Bible? Hallelujah. Huwag niyo sayangin pagpalitan niyo, mga kapatid. Silipin niyo yung Bible. Okay, punta tayo ng Epeso. Sa Epeso, Kapitulo 3. Ephesians chapter 3. Tingnan natin yung lalim ni Pablo. Na ang makakaunawa lang talaga ng kanyang mensahe ay mga predestinado. Amen. Hindi kayang lirimin ang mensahe ni Pablo kung sila hindi kasamang tagapagmana. Ang sabi ni Paul sa chapter 3, verse 1, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for the Gentiles." He was not prison as a Jew. He is a prison for the Gentiles. Ang kanyang pagkakakulong ay dahil sa hintil. Amen? Hindi sinabing dahil sa Hudyo. Yan ang pagkakamali ng marami, mga kapatid. Hallelujah. Kaya si Pablo, ayaw nilang tanggapin eh. Si Pablo, mali-mali. Tignan natin kung gano'ng sinasabi niya na katotohanan na mali-mali si Pablo. Sa verse 2, "If you heard of dispensation," yan po ito. Ganyan. Nagsimula sa time ni Pablo, wala pang alam si Pablo sa ikalawa hanggang ikapitong iglesia. Unang iglesia pa lang ng kapanahon na niyan. "If you heard of the dispensation of the grace of God, which is given to you," word, sa mga Gentiles. Verse 3, "how that by revelation, he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words." Verse 4, "whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ." Hallelujah! Verse 5, "which in other ages was not made known unto the sons of men." Yung binanggit ni Pablo sa verse 5, "which in other ages," that is the Old Testament period of time. Panahon ng mga school of thought, prophets ko yan. Ang prophets noon, talagang matala sila pagdating sa word. Pero ang sabi ni Pablo, ang kanyang kapahayagan na tinanggap ay hindi ibinigay sa Old Testament. Nakuha niyo yung sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin dito, tinutulayan na si Pablo ng kapahayagan sa pamamagitan ng pitong spiritong ito na nakay Pablo. Hallelujah. The seven spirits are representing Jesus Christ ay Christophany. Alam niyo yung Christophany? Christophany means representing Jesus Christ. Hallelujah. So yung seven spirits, seven angels. Okay. Tuloy natin. "Which in other ages," verse 5, "was made not known to the sons of men, as it is now revealed." Hallelujah. "Now revealed unto the holy apostles." Apostles. Praise God. And prophets. Kaya, dapat ang mga ngaral at tatayo sa mensahe ng Panginoon para sa mga anak ng Diyos na tagapagmana. Hallelujah! They were apostles. Sent one. Amen? Eh, pagka nangaral, tumayo at nangaral, hindi naman na apostles. Ano sila? False teachers. False prophets. Meron ba sa Bible false prophets? Amen! Sabi natin, amen! Amen! Mayroong bulaang tagapagturo. Pero, huwag kayong matakot bilang anak ng Diyos. Pwede niyong isipin si brother dito, bulaang tagapagturo, bulaang propeta.
Si Brother Francis, bulang mensahedor ng Laodicea. Pwede niyong isipin yan. Pwede niyong isipin, kalayaan ninyo yan. Amen? Kailangan ninyong matiyak na kayo nga ay tagapagmana. Kasi pag hindi ninyo tiniyak sa inyong sarili na kayo'y tagapagmana, tatayo dito at hindi ninyo pag-aaral susuriin ng lahat ng mga itinuturo sa pulpitong ito, kahit sa amang churches, hallelujah, ay hindi maya-apply sa inyo na kayo ay tagapagmana. Hallelujah. So, obligasyon po natin yun, mga kapatid, na masuri. Hindi ko sinasabing ako totoong tagapagturo. Pwede niyong isipin na kami bulan. Hallelujah. But you know, sabi nga lang ng Bible, John 8:32, you shall know them by their fruits. By their fruits, you shall know them. Hallelujah. Okay. Kaya balikan natin sa panahon ni Pablo. Sana po, sa Ephesians 3. Verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, amen, and partakers of His promise in Christ by the gospel. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang pangako ng Panginoon sa atin na kaligtasan at yung tatanggapin natin ng kaluwalhatian, it is based by predestination. It is based by foreknowledge of God. You are predestined according to the foreknowledge. You are not predestined unless makita ka muna ng Diyos sa kanyang kaisipan. Hallelujah. May order po, mga kapatid. May order po ang anak ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Romans chapter 8, verse 29. Sulat niyo yung mga talata, ha? Romans 8, 29. Sino pwede nga Tagalog? Romans 8, 29. Romans 8:29. Okay. Verse 30. Tingnan natin sa English, ha? Ito yung order. May order po, mga kapatid. May order po ang magmamana. Order. Sabi po sa verse 29, for whom he did foreknow. So yung order, kailangan nasa foreknowledge. Foreknow. First, foreknowledge. Ano ba yung foreknowledge ng Diyos? Sa pag-aaral natin, ito yung kaisipan ng Diyos. Ibig sabihin, bago naglikha ang Diyos ng lahat ng bagay sa mundo, etc., universe, etc., lahat ng bagay, bago niya nilikhayan, meron muna na sa kaisipan ng Diyos. Nagkaroon muna siya ng panukala. Yung sinasabi ni Pablo na foreknowledge ay panukala ng Diyos, kaisipan ng Diyos. Kumbaga, bago siya lumikha ng bagay, una-una niyang inisip ito. Simula ng unang panahon ng paglikha hanggang sa dulo-dulo, kung maabot ng dulo, yun ang panukala ng Diyos. Pero hanapin natin, paano tayo tinalaga ng Diyos? Ito yung beginning. Paano tayo nakita ng Diyos at pagtinalaga ng Diyos? Ang nakita ng Diyos, mga kapatid, sa atin, hallelujah,
kasama ang Old Testament. Yung human era of time, 6,000 years, yan ang pinaka cream of the crop sa kaisipan, sa panukalan ng Diyos. Ngayon, paano yung pagtatalaga sa foreknowledge ng Diyos ng by predestination? Ano ang nakita ng Diyos? Old Testament at itong 7 Gentile dispensation. And then tribulation period. Kasama yan. That's end. Iba na po yung millennium and eternal age. Ito po ang pinakasentro ng kaisipan ng Diyos. Hallelujah. In other words, sa tinatalakay natin na sinusugong mga anghel, mga kapatid. Hallelujah! Pagka ang anghel ay pinadala sa lupa at may ginamit sa lupa na mensahe ko, kapag sila'y nakinig, amen, and obedient sila, obedience of faith, hallelujah, meron silang perseverance sa mensahe, may endurance sa mensahe, mga kapatid. Yun ang pagtalaga ng Diyos sa kanyang panukala by predestination. Halimbawa, panahon nga nila Pablo, alam niyo ba, lahat ng predestinatong nakita ng Diyos sa kaisipan ng Diyos, lahat ng mga Ephesians believers, walang napahamak na tagapagbanaron. Lahat sila, mga kapatid, na nabuhay, isinilang sa mundo, hindi magpapantay ang paa at babalik sa alabok na hindi nila makikilala ang hiwaga ng mensahe. Sa pamamagitan ng unang mensahe doon, si Pablo. Let's go to back to, and it's the left, bago ko balikan yun, ano? Romans 8. Ini-establish ko sa inyo yung order. Tignan nyo ang order, ha? 8:29. Whom he did foreknow, he did predestinate. Ang kasunod nun, predestinate. At pagkatapos po ng predestination, ano ang kasunod? To whom he did predestinate, to be conformed. To be conformed. Saan ka kinukonform? Sa image. Image of his son. Anong image of his son? Hebrews 1:3. Na si Kristo nung nasa lupa ay nasa kaluwalhatian ng Diyos. Doon tayo kinukompare. Doon tayo kinukonform. Hallelujah. At sabi dito, pag tayo mo ay na-conform to the image of his son, that he might firstborn among many brethren. Moreover, predestinated them he also called. Whom he called, them he also justified. Whom he justified, then he also glorified. So, pag na-conform ka kay Jesus Christ, you are justified, sanctified, ano kasunod? Glorified. Yung bagay na ito, mga kapatid, yung order sa panahon ni Pablo, yung mga Kristiyanong sumunod sa mensahe ni Pablo noon at sa fivefold ministry, mga kapatid, ang order na ito ay naghanap sa kanila bago silang lahat naubos, bago silang lahat namatay, nakuha talaga sila ng Panginoon. Okay, balik tayo, Ephesians chapter 1. Nasa logos tayo ng Diyos, mga kapatid. Nasa foreknowledge tayo ng Diyos. Hallelujah. Ephesians chapter 1 verse 11, ito ang panukala ng Diyos. Praise God. Ito ang pagtatalaga ng Diyos. Verse 9, Ephesians 1:9. Ang sabi ni Pablo, having made known unto us the mystery of His will. Yan po yung panukala ng Diyos. Yan ang foreknowledge ng Diyos. According to His good pleasure which He had purposed in Himself. Okay. Nakita niyo yung word na having made known unto us? Panahon nila Pablo? At hanggang sa darating ng panahon. Yung word having made known unto us. Ibig sabihin niyan, brothers and sisters, hallelujah, hindi tayo pwedeng lagpasan kung predestinado tayo, takapagmana tayo. Hindi tayo pwedeng lagpasan ng hiwaga na malaman natin to. Amen? Hindi pwedeng isinilang ka sa mundo ngayon, lumaki ka at na-achieve mo ang lahat ng bagay, pero may kulang ka kung ikaw ay predestinado. Ang kulang mo, yung hiwaga ng Diyos. Ito'y ipinapaalam sa inyo ngayon. Ipinapaalam sa inyo ngayon, mga kapatid. At sabi ni Paul, having made known unto us, hindi pwedeng lagpasan tayo nito na mamatay tayo, na hindi tayo
Bible yan. Kaya may mga panahon ng bawat isa sa atin, nabingit tayo sa kamatayan pero hindi tayo namatay. Why? Kasi pinoproteksyonan kayo ng Diyos na matanggap ninyo talaga ito. Amen. Hallelujah. Except doon sa mga lost people. In-establish pa ni Pablo yan. Verse 10, that in the dispensation of the fullness of time, verse 10, He might gather together in one all things. Hallelujah. That in the dispensation of the fullness of time, we are now living in the dispensation of the fullness. Okay, diretso tayo, verse 11. In whom we also have obtained the inheritance, being predestinated according to the purpose, that Him who worketh all things after the counsel of His own will. Okay, italon natin ang chapter 3. Tignan natin. Verse 9 ulit. And to make all men see. Nakuha niyo? And to make all men see what is the fellowship of this, of the mystery. Nakita niyo? What is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Sabi ni Pablo, and to make all men see what is the fellowship of this mystery. Hallelujah. Ibig sabihin pala, ang fellowship natin ay sa hiwaga ng Diyos. Amen. Ang nakakaintindihan ay yung mga taong mahiwaga. Hallelujah. That's right. Amen. Tayo pala mga kapatid ng mga brethren, brothers and sisters, ay mga taong sa hiwaga. And we are fellowshipping in the mystery. Amen. Of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga hindi tayo maintindihan eh. Amen? Yes. Kaya nga nang inilabas ang hukom, hindi nila maintindihan. Why? Because the ministry of the bride in the last days is dimensional ministry. Yes. When you say dimensional ministry, mga kapatid, Lord, hindi ito makita ng natural eye. Amen? Amen. Kaya nga dimensional eh. So kapag ang tao ay namumuhay in earthly things, hindi mo pwedeng makita yan. Unless umakyat ka sa isang mataas na kalagayan. At para makaakyat tayo doon sa mataas na kalagayan, spiritual na kalagayan, kailangan mga kapatid, ay tanggapin natin ang mensahe ng pitong anghel in these last days. Hallelujah! We are now living in the last of the last days. In Laodicean Church Age, the seven church age. Amen. Amen. Hindi ko na masyadong itatakil itong pangitan na ito. This is a survival ministry. Bakit ko sinabi survival ministry? Hindi sila ang paterno. Ang tunay na pattern, Ephesian at saka Laodicea. Amen! Ano ba meron kay Pablo? Lalim. Hindi nga maintindihan ang Apostol Pedro. Yes. Yung pahayag ni Pablo, hindi niya makuha. Yes. Brother Francis, ang talata lang. Alin? Sabi ni Pedro, na kanyang mga sinasabi, hindi ko maintindihan. 2 Peter 3.16. O, basahin natin. 2 Peter 3.16. Si Pablo, apostol yan. Amen. O, tingnan natin kung kaya niya lirip yung sinabi ni Pablo. Pedro. Ayaw. Diba? 2 Peter 3. May oras pa tayong konti. 2 Peter 3 verse? Ano verse? 16. Ha? Sundan mo siya. 16? Volunteer, sige, tayo. Sa inyo. Anong verse yan? 16. Second? 16. Okay. Sige. Which they that are unlearned and unstable rest. They, as they do also the other scripture, unto their own destruction. Sa Tagalog, para sa Tagalog naman. Tagalog.
Sino pwede? Sister Jay. Kita niyo mga kapatid. Mahirap unawain, amen? Yes, Lord. O, tingnan natin kung sino yung mga contemporary ni Apostol Pablo na sabi mga tao walang tiyaga at sinisinsay nila ang mga sulat ni Pablo, amen? Tapos na tayo sa 2 Timothy. Para at least, Bible study to, biblical verse. Ang pinag-uusapan na pinag-aaralan natin. Para alam natin kung saan tayo, saan tayong position ng Bible. 2 Timothy chapter 2. Hindi ako nagkamali, verse 17 and 18 na tayo. Pakibasa. Wala? Ako babasa. And the word will eat as though a conqueror, of whom is Hymenaeus and Philetus. Itong si Hymenaeus and Philetus, taga-Alexandria ito mga ito. Mga manggagawa yan! Mga taga-magturo, kasabay ni Pablo yan! Pero converted sila sa ministry ni Pablo. Sila mismo na sumusubaybay sa panahon ni Pablo, hindi nila makuha. I believe itong mga ito, talagang meron din silang zealousness. Hindi sila lukewarm! Hindi sila lukewarm! May silo sila noong unang panahon na yan. Pero, taglay nila ang spirito ng Nicolaitanism. Let's go to chapter 18. Who concerning the truth have erred, saying, ano yung kanilang inilaban kay Pablo? Resurrection. The resurrection is past. Yun. Sabi nila, mali si Pablo. Tapos na si Pablo. Tapos na ang resurreksyon! Bilang level po. Tapos na lang ang resurreksyon. Antay ka ng antay, kaya antikristo ka. Sabi sa akin. Antikristo. Antikristo, ang naghihintay daw ng second coming of Christ ay antichrist. Antay daw eh. Antichrist. Antay ka. Sabi ng sa akin. Ah, ganun po ba? Oh, sige po, praise the Lord. Amen! Di ba? Oh, mga kapatid, tinignan ko kung anong klaseng buhay meron sila. Nako, parang hindi ata na-resurrect ang mga ito. Kasi parang walang power of resurrection of the gospel. Eh. Amen. Madali lang i-proclaim eh. Hallelujah. Madali lang i-proclaim yun. Praise God. So, yan yung sinasabi ko mga kapatid, na pattern. Sa unang iglesia ng kapanahonan ng Ephesus, may lalim po sila. Kaya nang bumabaw ang aral, pagdating ng ikalawa, ikatlo, lalong ikaapat, naging madilim. O kailan ibinalik ng Diyos ang aral? Noong ikalima sa panahon ni Luther. Then Luther, the Reformation, dispensational reformation. Luther, John Knox, John Wesley, John Calvin, at iba pang mga reformador. So in the fifth church age, Philadelphian church si Wesley na. Yes. At panahon ng mga Puritans. Amen. Praise the Lord. History na po yung binabanggit ko. Amen. And then pagpasok ng mga kapatid, Laodicean church age, hallelujah, outpouring of the Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. At ano pa? Panahon na lumitaw si Brother Branham, the star messenger. Si Brother Branham, praise God. Kung paano sa unang iglesia ng kapanahonan na ang pitong bituin ay na kay Pablo, ay sa panahon din ni Brother Branham, ang pitong bituin ay nasa kanya. Nasa Sabino Canyon nang siya ay magturo ng seven seals, nag-appear sa kanya ang pitong anghel. Maliwanag yun. Hallelujah. Now, sa panahon ni Brother Branham, nung siya pa ay buhay at siya ay nagtuturo, walang ibang lalalim sa mensahe ni Brother Branham sa lahat ng denominasyon. Amen. Amen ako dyan. Walang lalalim kay Brother Branham. About the dimensional, tinuro niya rin yung zodiac sign. Hallelujah. The zodiac sign is the first Bible, and the second Bible is the pyramid, and the third Bible is the written word of God.
Hallelujah. Sino nagturo niyan? At sa serpent seed, the 70 weeks of Daniels, yung right position ng prophecy. Hallelujah. Si Brother Branham, nag-share niyan. Seventh grade na tao nakapagturo ng ganun. Hallelujah. Bakit? Sapagkat maliwanag na ang pitong bituin ng Panginoon ay suma sa kanya ng panahon na yun. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Okay. Nandun kay Brother Branham ang mga subong anghel. At si Brother Branham nang tumanggap ng mensahe ng anghel according to Hebrews 2, Amen. Verse 2. Nang ito'y kanyang isinigaw, mga kapatid. Hallelujah! Si Brother Branham ay naging angelic apostle. Amen. Lahat ng mga nasa ilalim na ito na pitong mensahe ito, these seven men are the seven thunders. Tanggapin man nila o hindi, yan ang katotohanan, mga kapatid, na hindi namin ililihim sa inyo. The seven men are the seven thunders of the seven church ages. And we are living in the last messengers, Brother Branham, WMB. William Marion Branham is the last star messengers na nakumpleto sa kanya ang pitong pulog. Hallelujah! Hallelujah! Glory! Praise the Lord! Praise the Lord! Sino ang sumunod na successor, Brother Jackson, Brother Dang, mga buhay ngayon? Ewald Frank. Hallelujah! At sino pang iba? But after Brother Jackson died, hallelujah, Melchizedek. Praise the Lord! Hallelujah! Shemaiah! Hindi nila kilala. Ang alam nila, nag-text sa akin, kaset up si Regine. Hindi ko siya sinagot eh. Kilala ko yung Brother Anthony. Mahal ko yung kapatid na yun. Kasiyari ko madalas ko. Kadavis. Brother Lito, sagutin mo sila! Hindi nila makuha ang sinasabi ko. Brad, wala akong yun. Sige, makipag-share ka sa kanila. Sabi niya, bakit sinasabi nila? Eh, pinaliwanag ko na nga si Melchizedek. Si Melchizedek, siya ang Diyos! Siya ang Diyos! Kasi sinabi ni Brother Branham, si Melchizedek ang Diyos! Tapos ang sumunod na text, sabi, nagtanong ata ko, hindi ko alam kung si Sir Jean yun eh. Nagkakaroon sila ng sharing through text. Sabi niya, ang ginamit na verse Genesis, sabi niya, kung si Melchizedek ang Diyos, bakit siya ay high priest na may kinikilala ng Diyos? Sabi ko, lako. Amen? So, brothers and sisters, marami pang ibinigay at idinagdag na pahayag sa atin na hindi nila kayang unawain. Why? Because our ministry is not an earthly ministry. Our ministry is a dimensional ministry. 2 Timothy chapter 3, verse 16, great is the mystery of godliness. Tamang interpretation nun. Great is the mystery of Christian religion. 2 Timothy chapter 3, verse 16, tama? So 1 Timothy chapter 3, verse 16. Great is the mystery of Christian religion. Great is the mystery of godliness. Iwaga. Hindi makita ng tao yan, mga kapatid. Hallelujah. So, now, wala na si Brother Branham, wala na si Brother Jackson. Iilan na lang ang mga natitirang buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Bakit? Ang Diyos ay nagpo-provide ng mga ngaral. Amen. Na kahit anong mangyari sa buhay nila, titindig pa rin sila sa pahayag ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi may tatakot. Sorry. Hindi matatakot na magpahayag nito. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, as long na ang Panginoong Diyos ay may hinihiram ng mga tagapagmana, dapat nilang manaman to. Dapat nilang marinig to. Yun lang ang purpose nun. Wala nang iba. As long na meron pang pinili ang Diyos na nandito ngayon, na nakalaan para mabuksan ang kanyang kaisipan sa mensaheng ito. Yun ang purpose ng pangangaral ng tinawag ng Diyos. The angelic apostles. Yun lang ang purpose nun. Sabi ni Pablo, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili. Hindi ang Ebanghelyo ni Kristo. Hallelujah. Kunti na lang, mga kapatid. Hallelujah. Obtain an inheritance. Let's go to Hebrews 1:4.
1 verse 4, being made so much better than the angels, as he had inheritance obtained a more excellent name than they. Si Jesus Christ po yan. Isipin niyo mga kapatid, kung hindi si Kristo nagpakababa, wala tayo. Pero dahil sabi ng Bible, he made lower. Sabi diyan, he made up. Being made so much better than the angels, as he had inheritance obtained more excellent. Praise God. Alam nyo, mga kapatid, mas higit tayo sa mga anghel. Praise God. Amen? Amen! Mas higit tayo sa kanila, pero nangyari lang dahil sa ating mga magulang, bumaba ang kalagayan natin kaysa kanila. Bumaba. Pero kalooban ng Diyos yun. Bakit? Bakit tayo bumaba? Kasi kailangan natin matrain. Amen! Kailangan natin daanan ng mga pagsubok na ito. Yes! Katulad ni Kristo. Si Kristo walang kasalanan. Pero sabi ng Bible, ginawa siya mas mababa. Amen! Bilang paterno. Yes, pater. Kaya tayo mga kapatid, kung sino man nasa inyo ngayon, nasa gulong ng kapalaran. Sabi nga nila, misa nasa ilalim, misa nasa ibabaw. Kung nasa ilalim ka ngayon, kapalaran natin yan. Praise the Lord! Hallelujah! Okay. Konti na lang. Konting-konti na lang ito. Praise the Lord! Nadalhin ko kayo mga kapatid sa panahon natin ngayon. Last days ng Laodicea. Amen. Angelic apostles. Alam niyo ba meron ding mga sinugo ng mga anghel sa huling araw before the rapture will take place? Amen. I called it angel reapers. Ano lang natin narinig yun? Narinig niyo na ba yun mga kapatid? Sino karinig sa inyo dito? Tinuro ni Brother Francis yan. Taas ang kamay! Tinuro mo yan? False anointed one. False anointed one. Tinuro ni Brother Francis. Pero ang term ko, angelic. Angel reapers. Kung may anghel. Hallelujah! Yung sinasabi kong pitong espiritu, mga kapatid, hindi mo makita yan. Pero nagbi-ministry yan sa pitong taong ito. Hallelujah! Eh wala na si Brother Branham. Sino kapatid ni Brother Branham? The fivefold ministry. Nasa fivefold ministry ngayon, ang anghel. At kung ang pitong espiritu ay nasa fivefold ngayon, ang fivefold ay angel. Amen. Apostles. Now, punta tayo, Matthew chapter 13. Siguro mga 10 minutes. Palakay ko lang kung 10 minutes din. Sana kung hindi ko 10 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Camera. Okay. Angel Reapers, chapter 13, verse 38. Sa Matthew chapter 13, verse 38. Ito po ay 7 parables ng Panginoon ng Matthew chapter 13. Pero ang babasahin natin ay last parable na kung saan ay kapanahunan natin ng huling iglesia. 46. Verse 38. 46. Okay. 46. Sabi sa 38, and the field is the word, that the good seed are the children of the kingdom, and tares are the children of the wicked one. So, parables to ng Panginoon. Sa parabolo ng Panginoon, ipinadala ang anghel kasi for the purpose of separation. Amen? May separation na mangyayari. Hallelujah! Sa panahon natin ngayon, kung ito'y sinabi ng Panginoon 2,000 years ago, kailan ito nagaganap? Ito'y naganap sa huling kapanahunan natin. Sa panahon po natin ngayon, nagaganap yan. And verse 40, as therefore the tares are gathered and burned into fire, so shall it be the end of the world. Birds, hanapin natin yung angel reapers. 39? Okay. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end, that is the rapture. The end of the world. And the reapers are the angels. Yan. As therefore the tares are gathered, burned into the fire, verse 14, binasa ko kanina. Yan po ang purpose. Meron pang sinabi dyan yung the separation of the just. Verse 49. Okay, verse 49.
sociality at the end of the world. Ibig sabihin, yung harvest time that is rapture. Sabi, sociality at the rapture. Yung time ng rapture at the end of the world. The angels shall come forth and severe the wicked from among the just. So, ngayon pong panahon natin ngayon, ay may mga anghel. Kung kami tinuturing yung anghel din, si Brother Francis tinuturing yung anghel at iba pang kamanggagawa na tinatumatayong kaisa natin sa mensahe. Kami ang mga anghel. Meron ding mga anghel. Kung hindi magkakaroon ng pagkakasundo, that is angel reapers. Lahat kami ay angels reapers. But don't worry, brothers and sisters. Sinabi ng Bible, if you are predestined according to the foreknowledge of God, hindi ka mag-burn in fire. First Lord. Hindi ka itatapon sa tribulation, and then ang dulo nun ay judgment in the lake of fire. Hindi ka pwede. Dahil sinabi ko kanina, kung kayo ay predestinado according to the foreknowledge of God, He made known unto us the mystery of His will. Amen? Kanino? Sa pamamagitan ng mga ginamit niyang anghel sa kalangitan na kinasangkapan niya ang fivefold ministry na nagsasaysay ng mensahe na papanahon. Hallelujah. Praise God. Don't worry. Sapagkat hindi kayo dito dadalhin sa kapangyarihan. Praise God. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord! Shall we say hallelujah? Hallelujah! Amen! Mahanapin ang Panginoon! Last verse! Hebrews 13 verse 7. Last verse. Kindly read, Brother Eric. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Sa Tagalog, pakibasa. Sa likod. Barbadon, pahiram mo kay Simon. Tatlo sila tingin. Pakilakas, Brother Samuel. Hebrews 13 verse 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo. Pagpupuno. Sa pagpupuno. Leader. Hindi ng wakas ng kanila pangbuhay ay pagpupulana ng kanila mananampalataya. Amen. So, yan ang bili ng mga kapatid dito sa panahon ng fivefold ministry. Hallelujah. Adalahanin ninyo ang nagrurule sa inyo o leader ninyo nag-govern sa inyo sa spiritual kamaraan. Hallelujah. Dahil maliit ang oras natin, praise God. Hallelujah. Let's bow our heads. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan, mapagpalang Ama, Panginoon. Hindi mo nilimot ang iyong bayan, Panginoon. Ang iyong mga hinirang sa mga huling araw nito, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat naglaan ka ng mensahe para sa amin, O Diyos. Na kami ay mabuksan, Panginoon, sa mga bagay na espiritual, Panginoon. Hallelujah. At bago dumating ang panahon ng wakas, kawakasan ng kapanahon ng ito, Lord God, before the rapture will take place, Panginoon. Hallelujah. Ay pupunuan niyo kami, Panginoon, ng kabuuan ng mensahe ito. Ang buong kapahayagan ito, Lord God. Hallelujah, Lord. Panginoon, bagamat may kakapusan po ang aking mga pangungusap sa kanila, Lord, I hope, Lord, na sila po ay nakakita ng mga insights, Panginoon, at na ito po ay kanilang na-take note, Lord, at na ito ay kanilang mapagbulay-bulayan kapag nandun po sila sa kanilang tahanan, Lord. Hallelujah. Sinabi mo, Panginoon, Lord, tinawag mo kami to be fellowship in the form of mystery, Lord. Hallelujah. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi pa abot o hindi pa mulat ang mga mata sa mga hiwagang ito, Lord God. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa kanila para maimulat ang kanilang mga mata sa mga hiwagang ito, Lord. Hallelujah. Gamitin niyo po kami maging kalakasan sa kanila at hindi sa ikapanghihina nila, Lord. Hallelujah. O dakilang Diyos, kami man ay nagkukulang sa kanila, Panginoon, pagpatawad po ninyo, Lord. Hallelujah, huwag niyo pong igawad sa kanila, Panginoon, ang kanilang kahatulan para sa kanila, Lord. O Diyos, sa amin po ninyo igawad, Panginoon, Lord God. We are not worthy to stand in Thy presence, Lord God.
Hallelujah! Panginoon, marami kaming pagkukulang, Panginoong Diyos. Marami kaming mga kapabayaan sa amin, Lord. Minsan, naranasan namin, nagiging mga sarili lang kami, Panginoon. Kami lang ang nag-i-enjoy sa mga nakikita naming liwagang ito, Lord. At hindi po namin, Panginoon, na isasabay ang aming mga kapatiran, Panginoon. Hallelujah na napag-iiwanan, Panginoon. By this time, Lord, before the rapture will take place, Lord God. Hallelujah. Bigyan niyo po kami ng panahon para sa kanila, Lord. Amen. Hallelujah. Alisin niyo po, Panginoon, ang tibong inilagay ng kaaway sa aming katawan. Lord, espiritu ng katamaran, Panginoon. Sa mga espiritual na mga bagay, Panginoon. Alisin niyo po ang tibong na ito, Lord God. Kung paano, Lord, sa unang iglesia ng kapanahonan, lumaban sila, Panginoon, sa espiritu ng Nicolaitanismo, Panginoon. Gayun din sa huling araw na ito, Lord God. Bigyan niyo po kami ng kapangyarihan, Lord. Hallelujah! The power of the gospel, Lord. Hallelujah! In the spirit of the inner man. Hallelujah, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, magkaabot-abot kami, Panginoon. Magkakaintindihan kami kapag tumatayo kami. Naiintindihan nila ang sinasabi namin, Lord. Huwag nawa mangyari na kami tumatayo, na kami lang ang nakakaunawa sa sinasabi namin, Lord. Hindi namin sila naisasabay, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, Lord God, na kakaunting panahon na lang ang natitira, Lord God. Amen. O Lord, malapit ka nang dumating, Panginoon. Amen. Hallelujah. But before it's too late, Lord God, it's too late, Lord. Bukawin mo kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng Espiritu, Panginoon, na nasilos, Lord God. Hallelujah. Father, we love you, Lord God. We love your Son, Jesus Christ. Hallelujah. We love our brothers and sisters here, Lord. We love your word. Hallelujah. For we ask this in Jesus Christ's name, we pray. Amen. Tinatawag ko po yung musician, come forward.